parang kailan lang, pangarap ko lang tong bike na to. Ngayon ay 6 months na pala siya sa atin. So magkakaroon tayo ng quick review kung ano yung masasabi ko after 6 months nakasama ko tong motor na to. Kung ano yung mga nagustuhan ko dito, kung ano yung ayaw ko at kung ano ang mga naging problema niya. So tara guys, samahan niyo ako. Quick look lang tayo dito sa instrument panel niya. Ito, may tatlo siyang riding mode. A, B, saka C. Yung A yung pinakamalakas. At meron siyang 1 to 5 na traction control. At pwede mo rin i-off yung traction control kung gusto mo. Ayan, naka-off siya. Para sa akin, ang paborito kong gamitin yung traction control number 5 para mas safe siya. Ito, makikita nyo. Ito, tachometer to. Basta natin. At ito naman yung speedometer o speed gauge. Ito yung odometer o mileage niya. Meron din siyang trip A saka trip B. May battery voltage indicator din siya. Ayan, 12.5. Ito yung kanyang thermostat o temperature gauge. Quick review din tayo sa mga katangian ng motor na to. Para doon sa mga hindi pa nakakapanood ng review tungkol dito sa Suzuki GSS-X 2022. Meron siyang fuel tank capacity na 19 liters. Ang makina niya ay 999cc. Dual overhead camshaft, 4-cylinder, 16 valves, 140 horsepower. At meron siyang quick shifter. Bidirectional yung quick shifter niya, up and down. Meron na rin siyang slipper clutch para sa smooth downshifting at para hindi mag-lock ang gear sa bigla ang downshifting. Naka Brembo brake caliper siya at ang suspension niya sa harap ay fully adjustable. Yung headlight niya ay projector LED stack light. Dito sa taas ang daytime running light niya. Ito naman yung high beam niya. At para mabuksan natin yung high beam, ipupush natin siya forward. Ayan, high beam na siya. Ito yung pass light niya. At ito ang hazard. Ito, yan. Naka full LED na siya. Headlight, signal light, saka brake light. Ang size ng gulong niya sa likod ay 190 by 50 by 17. Ang size naman ng gulong niya sa harap ay 120 by 70 by 17. Meron itong dual channel ABS. Ang ibig sabihin nun, naka-ABS siya sa likod at naka-ABS siya sa harap. Okay, puntahan natin yung mga nagustuhan ko sa motor na to. Meron na siyang decente na arangkada at hindi ka mabibitin pagdating sa bilis. Ikaw yung susuko pagdating sa bilis. Meron pa siyang ibibilis pero ikaw na rider, wala ka ng lakas ng loob para magmabilis. Sa mga katulad ko na baguhan pa lang sa big bike, napakaganda ng kanyang quick shifter up and down o bidirectional quick shifter dahil pag in case na meron tayong emergency stop o sudden stop, hindi na natin kailangan gumamit ng clutch. Magda-downshift na lang tayo, wala nang gamit ng clutch. And then may slippery clutch siya. Ibig sabihin nun, pag nag-sudden stop ka o mag-sudden deceleration ka o biglaan kang mababagal, hindi maglalak yung gear niya pag mag-downshift ka. Meron na siyang tank capacity na 19 liters kumpara sa old version niya na 17 liters lang. So mas malayo yung mararating mo sa motor na to. Pagdating naman sa fuel consumption, yung pinakamatipid niya na fuel consumption ay 19 kilometers per liter. Nag-average siya ng 15 kilometers per liter. Pumunta naman tayo sa mga hindi ko nagustuhan dito sa motor na to. Unang-una yung kanyang instrument panel. Naka LCD display lang siya. So napaka-importante nun, lalo na sa motovlogger na katulad ko. Kasi yung mga viewers namin, isa yung sa mga tinitingnan. Pangalawa, pag nasa expressway ka, mararamdaman mo yung air drag. Nasa 100 kilometers per hour ka pa lang, masyado na malakas yung hangin na tumatama sa katawan mo. So isa naman yun sa mga katangian ng naked bike. Hindi lang naman yung GSS-X 1000. Lahat ng naked bike ganon yung experience ko. At syempre, dumako tayo dun sa mga naging problema ako dito sa motor na to. Wala akong naging problema sa motor na to after 6 months at 4,200 kilometers na odometer o mileage. At para sa mga nagtatanong kung may re-recommend ko ba yung motor na to, para sa akin, sa itsura, napakaganda niya, okay sa akin to. Pero pagdating kasi sa itsura, may iba-iba tayong preference. Pero pagdating sa technical na katangian, 100% recommended ko itong motor na to. Napakaganda niya. Soundcheck naman tayo.